Yan, yan. So, good evening po sa lahat. Yan. So, good morning din po sa ating mga ka-business partners po natin. Ayan. So, good morning po sa lahat ng ka-Titans natin. Ako nga po pala si John Robert Ticablanca. I'm 16 years old, grade 10 student, and isa na rin po ako sa nagmamanage ng negosyo po ng pamilya ko. Ayan. So, actually, yung mga parents ko po yung franchisee ng company natin. Isa lang po ako sa nagmamanage ng mga business na po na yun. Kasi nga po, multiple accounts. Ayan. So, by the way, konting background lang po para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. I've been doing the business since I was 14 years old. Oh, ayan. So, almost 3 years na po ako sa industry na ito. And ako po yung magiging PDE speaker niyo po for tonight. And ang kagandahan po dyan, 3 years ko po sa company. First time ko po itong magiging PDE. So, makikinig po dapat lahat, ha? Lalim ang yung balls. Ang gwapo. Sabay po tayo matuto. Ayan. Thank you po, Ma'am Nelly. So, sabay-sabay po tayo matuto about sa products po ng company natin. Yan. So, yung pag-uusapan po natin ngayon is yung health and wellness products po ng Unified Products and Services. Yan. Excuse me po para sa participants natin. Meron na po ba nakikitang PowerPoint? Loading, sir. Ayan, meron na po. Yan. So once again, good afternoon, good evening po sa lahat, no? So yung pag-uusapan po natin ngayon is yung MLM side ng company po natin, ng Unified Products and Services. Yan. So sa MLM side po natin, meron po tayong products na health and wellness products. And sa MLM side po ng company natin, meron po tayong motto na health is wealth. Yan. So if you think, health is wealth. So if you think wellness is expensive, then try suffer from illness. Yan. So tama naman po kasi marami pong nagsasabi na, may iba pong nagsasabi na mas mura daw magpalibing kaysa sa magpagaling. Tama? Tama naman kasi mas mura nga bang magpalibing kaysa sa magpa-hospital. Pero pumili ka, ipapa-hospital ka or ipapalibing ka. Tama? So pipili ka na lang sa dalawang yon. Kung saan yung gusto mo. Hihiga ka sa kama ng ospital o hihiga ka sa kabaong mo po. Ayan. Joke lang po yun. So bago po tayo magsimula sa pag-product natin, siyempre, unahin po muna natin yung mga major factors that greatly affects human health. Ayan. So yung unang-unang factor po is yung food that we eat. Ayan, tama? Kasi yung mga kinakain po natin, minsan mga acidic, mga fatty and unhealthy foods. Tama? Kasi may kasabihan din po na you are what you eat. Tama? Kung kumain ka ng lechon, baboy, alam mo na kung ano ka. Kung kumain ka po ng matatabang pagkain, alam mo na rin po kung ano ka. Yan. So wala naman po ako sinasabi na kayo yon. Yung katabi mo po. Yan. Yan. So ang susunod naman is yung water that we drink. Kasi syempre kahit mga healthy foods po yung kinakain natin. Kung iniinom naman natin is mga kontaminadong tubig or yung mga medyo maruruming tubig, wala rin po silbi yung pagkain natin ng healthy foods. Kasi isa rin po sa mga dinadigest na katawan natin or sinicirculate ng circulatory system po natin is yung tubig po na iniinom natin. So susunod naman po is yung air pollution or yung air that we breathe. Kasi syempre kung healthy po yung iniinom or kinakain po ninyo. Pero nasa lugar po kayo na mayaman sa air pollution. Tama? Kasi kahit ganun po yung kinakain ninyo, kung meron pong polluted po yung hinihinga ninyo na na hangin, syempre magiging unhealthy pa rin po kayo. So yung mga air pollution po, kung familiar po kayo, kung kayo po ay nagko-commute or kung meron po kayong private car, ayan. Wow, may private car. Ayan. So kahit po kayo ay may private car, syempre nakakalangha pa rin po kayo ng usok na galing sa mga sasakyan. Tama? Or kahit kayo ay hindi po kayo nagko-commute or hindi po kayo lumalabas ng bahay kasi nga po pandemic. Diba? Asa lang sa gobyerno. De joke lang. Ayan. So kahit po kayo ay nasa loob lang po ng bahay, kung nagsisigarilyo naman po kayo, air pollution pa rin po yun. Polluted pa rin po yung hinihinga ninyo na. Ayan. So marami pong natamaan doon. Tama. So kahit naman po kayo ay nagsisigarilyo pero wala kayong sakit, napapansin niyo sa katawan niyo na malakas yung katawan niyo. So sasabihin niyo,
ay, di ko na kailangan ng mga health and wellness products na yan kasi hindi naman masyado namang malakas yung immune system ko. Kasi kahit nagsisigarilyo ko, wala naman akong nararamdaman na mga sakit. Oo nga, wala kang nararamdaman na sakit. Pero ang tanong, yung mga kasama mo ba sa bahay or nasa paligid mo, wala ba rin silang nararamdaman? Kasi syempre, di ba, pag binubugam... Recording in progress. Isa rin po yun sa... Oh, ayan. With recording daw. So kahit binubuga mo po yung... Pag binubuga nyo po yung usok na hinihipit po niyo sa sigarilyo, isa rin po yun sa air pollution na pag-uusapan natin. Ayan. So kahit hindi po sila nagsisigarilyo, yung mga tao na nasa paligid po ninyo, hindi sila nagsisigarilyo, as long as malanghap po nila yung usok na or yung hangin na binubuga po ninyo, magkakaroon pa rin po ng air pollution sa mga hinihinga po nila na hangin. So kahit hindi po kayo, medyo malakas yung immune system ninyo, isipin nyo na lang yung mga tao na nasa paligid ninyo. Tama? So kailangan nyo pa rin po ng mga health and wellness po na products na i-discuss ko po ngayon. So susunod naman po, ito yung isa sa pinakamahihirap palitan or baguhin, unhealthy lifestyle. Diba? Kasi nga po, kung makikita nyo dyan, diba, kain ng mga fatty foods and then yung kahit po unhealthy, na, diba, napaka-unhealthy po ng lifestyle natin. Or kahit isa rin po sa mga, kung ikaw ay unhealthy lifestyle, tapos meron ka rin pong routine. Yung daily routine po ninyo is yung hunk na routine. Alam nyo po ba yung hunk? Yung H-U-N-K, hunk, diba? Kasi yung H-U-N-K na hunk, sa English po, diba, malalaki yung katawan or medyo may muscles, mga healthy na katawan. Sa Pilipinas po is routine yun. Diba? H-U-N-K. Higa, upo, nuod, kain. Diba? So marami pong familiar doon. Tama? Ayan. So pwede po tayo mag-unmute para magkaroon po naman po tayo ng intersection. Ayan. Power! Tama! Paano daw maging hunk? Ah? Paano? Hunk? Higa, upo, nuod, kain. Ayan. So yan po yung hunk na lifestyle. So kahit hunk naman lang po, din ako. Hunk. Apo. So magkaroon naman ko ngayon ng health unhealthy lifestyle tapos meron pa kayong hunk na routine, 'di ba? Napaka-unhealthy na po ng buong buhay po ninyo. Kaya kung sasabihin niyo, gusto niyo maging healthy, gusto niyo maging magkaroon ng maayos na katawan, isipin niyo na lang. 'Di ba sa isang araw meron pong 24 hours minus 8 hours na tulog kayo. 8 hours lang ba? Sabihin mo 10 hours yung tulog mo, isusumbong kita sa upline mo. Diba? So ayan. So 8 hours na tulog, 24 hours minus 8 hours po na tulog ninyo. Ayan. So meron po kayong 16 hours na gising. Minus niyo po doon sa 16 hours na gising kayo, i-minus niyo po doon yung oras na meron kayong nakatayo kayo, mayroong ginagawa. 'Di ba? So abot po ng 4 or 3 hours. So sa pag 4 hours po yung naka oras na nakatayo kayo, meron kayong ginagawa. Meron pa kayong 12 hours na nakaupo, nakahiga lang. 'Di ba? So paano po mag-aalis yung bilbil ninyo sa katawan if iniipit niyo kasi nakaupo kayo lagi? 'Di ba? So uugaliin na po natin ngayon na kailangan nating mag-exercise every day. 'Di ba? So babaguhin po natin yung unhealthy lifestyle na 'yan. So pag nag-exercise naman pa tayo every day, lalakas rin po yung ating mga katawan. Yan. So ang susunod naman po, kahit po healthy yung lifestyle niyo, sabihin niyo healthy na yung lifestyle ninyo. Healthy yung kinakain, healthy yung iniinom, or healthy yung hindi polluted yung hangin na nalalangap ninyo, which is medyo imposible na po ngayon. Kasi almost polluted na po yung hangin natin. Yan. So kahit kayo na rin po ay stress. Yan. So kahit healthy po yung lifestyle ninyo, kung kayo naman po ay stress, magiging unhealthy pa rin po yung pagkatawan po ninyo. So meron po tayong tatlong uri ng stress. So ang unang-unang stress po natin is yung physical stress, emotional stress, and yung mental stress. Yan. So ano ba yung stress? So stress produces so much acid in our body, that is why we felt bad. We felt so bad when we are under stress. And we are getting prone to many diseases. Ibig sabihin, English po siya. So ang ibig sabihin po niyan is so pag stress po tayo, parang nagiging prone or mas nalalapit po yung katawan natin.
mas madali po siyang mapasok ng mga mga sakit or mga disease, kung tawagin. Yeah. So, iiwasan po natin yung mga bagay na masyadong nakaka-stress and yung mga tao na masyado pong nakaka-stress. Alam nyo naman po kung sino yun. Tama? So, iiwasan na lang po natin sila. So, ito naman po yung mga factors na nagproproduce po ng toxins. Yan. So, these are the factors that produce toxins. Ito naman po yung mga katawan na part ng katawan ng tao na naapektuhan po ng mga toxins na yon. Yung heart, yung utak, yung liver, yung lungs po ninyo, yung kidney, stomach, large intestine, and yung small intestine po ninyo. Yan po yung naapektuhan sa mga toxins po na nilalabas po pag unhealthy yung lifestyle na ginagawa natin. Yan. So kung gusto nyo po magkaroon ng gastric ulcer, ipagpatuloy nyo pa lang po yung unhealthy lifestyle na yan. De joke lang. So tatapusin na po natin yung unhealthy lifestyle, tama? Kaya nga po tayo nag-attend dito para malaman natin kung ano yung mga benefits ng ating wellness products. Yan. So ito naman po yung leading causes of death in the Philippines. Yan. So ang pinaka nangungunang cause of death in the Philippines maliban sa aksidente ay yung mga sakit like diabetes, arthritis, or yung cancer. Diba? So yung cancer po na yan, yan po yung pinaka pag-uusapan natin ngayon. Yan po yung cancer na yan, yan po yung ating pinakapipigilan na magkaroon yung mga kababaihan natin. So yung pinaka-highlight po natin na products ngayon is yung Ion napkin or yung Anion napkin. Bakit napkin? Eh yung lalaki yung nagdi-discuss bakit napkin. No, binigyan na nga kayo ng poging speaker, mamimili pa kayo. Di ba? So, maupo ka na lang dyan at makinig. Ayan. So, meron tama po. Talaga. Ayan. So, maupo na lang po kayo dyan at makinig. So, yan po yung Ion napkins natin. Meron po tayong day pad, night pad, and Ion napkin na panty liners. Ayan. So, yung Ion napkin po natin, meron po tayo sa day pad. Sa isang pack, meron pong 10 pads per pack. With wings po yan, kaya kahit meron pong mens yung ating mga kababaihan, kahit meron pong mens yung ating mga kababaihan, free as a bird pa rin po yung galaw nila. Yan. So yung ating sanitary napkin naman po, yung ating ion napkin is a sanitary napkin with negative ion chip to eliminate harmful bacteria or odor as well as enhance comfort. Yan. So meron pong negative ion chip yung ating ion napkin. Yan po yung bakit naging unique yung ating ion napkins? Yan po yung dahilan. Meron po tayong negative ion chip na nagko-control po ng bacteria and amoy or odor sa feminine area po ng mga kababaihan natin. So yung ating ion napkins naman po, yung ating sanitary napkin ay meron po siyang 7 layers of protection. First layer, yung premium soft cotton surface. Double absorbency po yan. So first layer pa lang, double absorbency na agad. Tama? So napakaganda na agad ng bungad ng ating ion napkins. Yan. So second layer po, yung exclusive patented negative ion chip or yung anion chip. Yan po yung nabanggit ko kanina na nagko-control po ng harmful bacteria and odors sa feminine area po natin. Yan. So meron din po tayong third layer which is yung sterilized and dirt-free paper. Fourth layer naman po, yung plant extract as premium water absorbents with strong liquid retention. Yan. So napaka mariretain po talaga yung tubig or hindi po siya kakalat yung liquid po na nilalabas ng ating mga kababayan every time na meron po silang mens kahit ano po yung galaw po na gawin nila. Kasi meron pong strong retention po yung ating plant extract po na nasa ion napkins natin. So susunod, fifth layer, sterilized and dirt-free paper. And yung sixth layer natin, breathable bottom layer that allows free flow of air. Yan. So kaya nga po yung iba, di ba, medyo maamoy po pag magme-mens sila. So sa ating ating ion napkins naman po, free flow of air kaya hindi po maiipon yung amoy pag nagme-mens po yung ating kababayan. So wala pong odor yung menstruation po nila. Seventh layer and last layer po is yung easy to peel off fold lines adhesive design of food grade gum. Yan. So yan po yung 7 layers ng ating sanitary napkins.
Yan. So ito naman po yung benefits po ng ion napkin or ng mga negative ion po sa ating negative ion chip. Unang-una, lower your stress level. So bababa po yung stress level po natin and boost your energy levels. Yan. So kung yung mga kababayan po natin or yung mga partners po ninyo, is di ba naglalamya po sila every time na may mens sila. So pag gamitin nyo po sila ng ion napkins natin para mag-boost yung energy levels nila kahit meron po silang menstruation. And acts as natural antidepressant, strengthens our immune system kasi nga po binabawasan niya or kinokontrol niya yung mga harmful bacteria and odors sa napkins po natin. Help us sleep better and yung tatlo pong yan is yung reinforced collagen production and yung improves our body circulation, blood circulation and increases mental health. Yan. So yan po yung benefits natin sa negative ion. So kahit kahit lalaki po kayo, makakapag-benefit pa rin po kayo sa negative sa ating ion napkins. Bakit? Mabibigyan po kayo ng peace of mind. Yan. So hindi na po masyadong magsusungit yung ating kababaihan kahit sila po ay merong menstruation. Diba? So makinig po kayo. So kahit mga lalaki po kayo. Yan. So yung ion napkins po natin sa Daypad, ang presyo po niyan is yung 220 pesos SRP. Nightpad naman po is yung 230 SRP and yung ion napkin panty liners natin is 300 pesos po per pack. So ito naman po yung ion napkins natin and hindi lang po ion napkin yung meron sa company natin, hindi lang po ion napkin yung product natin. Dahil meron din po tayong mga products like barley, meron po tayong barley para sa mga barley and detox para po mag-cleanse sa digestive system po ng mga gumagamit. Meron din po tayong Garcinia juice. Meron din po tayong Garcinia juice para rin po ito sa cleansing ng ating digestive system. Meron din po tayong Garcinia or meron din po tayong Buamera para po sa mga gumagamit ito para po sa mga asthmatic. And meron din po tayong ito. Meron din po tayong charcoal toothpaste para po sa ngipin natin. Ayan. So pag hindi po kayo gumamit ng charcoal toothpaste, ito po yung magiging resulta niyan. So meron din po tayong sabon. Meron po tayong sabon na panligo. Meron po tayong ayan. Meron po tayong tea tree soap, meron tayong gluta soap and meron din po tayong Kojic. Yan. So kung maghanap po kayo ng proof na nakakagwapo po yung tea tree soap natin, tignan niyo na lang po ako. Yan. So ito po yung ginagamit ko. Yan. So meron po tayong kasabihan sa company natin na be the product of your own product. Kaya gamitin po natin yung mga products natin kasi nga po nandiyan yung nandiyan lang po sa system natin yung mga presyo. 'Di ba? Nandiyan lang po sa system natin yung mga presyo po ng products natin. So meron din po tayong Prime Shape para naman po sa mga nagpapa-sexy diyan, para sa nagpapa-sexy na kababaihan natin. Meron din po tayong Absorbency para ma-boost po yung ating vitamin C sa katawan. Meron po tayong mag-take po kayo ng Absorbency natin para panlaban rin po ito sa COVID-19. So meron din po tayo, ito yung pinakaayaw ko makita eh. Ito, ayan. Meron po tayong Bubble Fresh, panghugas po siya ng sabon. Panghugas po siya ng plato. Ayan. So yan po yung mga products ng company natin and yung pinaka-highlight natin is yung ion napkins. Ayan. So yung ating ion napkins, meron po tayong day pad and night pad. Ayan. Ayan. So meron din po tayong panty liners and ang ide-demo ko naman po ngayon is yung kung paano po yung kung gaano po kaganda yung ating ion napkins. Yan. So saglit lang po at iayos ko lang po yung ating yung ating camera para makita niyo po yung demonstration ko para sa ion napkins natin. Yan. So konting advertise lang po.
Ayan, I'm back. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon, meron po ako ipapakita ko na, meron po akong brand X, and meron po tayong yung Ayon napkins natin. Ayan, so makikita po ninyo. Ayan. So, unahin po natin bukas yung brand X. Ayan. So, yung ating pong brand X, natatago ko po yung pangalan. So, yung ating brand X po, ilalagay ko na po sa ating, ayan. So, pasensya na, hindi po ako masyadong magaling humawak ng napkins. Katunayan, sa 16 years ko pong nabubuhay sa mundong to, ayan. So, ito pa lang po yung pangalawang beses ko magbubukas ng napkin. Ayan. Kasi, una po kahapon, nag-practice ako. So, ito naman po, ang bubuksan natin sunod is yung ating Ayon napkins. Night pad po ito. So, ang kagandahan po, sa pack natin, pwede nyo po siyang ibalik yung seal. So, didikit po ulit yung seal natin. Kaya, hindi po agad mapapasukan ng mga dumi or mga bacteria yung ating Ayon napkins. Ito na po yung Ayon napkin natin. Bubuksan ko lang po ito. Kung sa gusto pong sumabay dyan, mag-off lang po na kayo ng cam. Ayan. Ito po yan. So, nanginginig po ako pag nagbubukas ako ng napkin eh. Ewan ko kung bakit. Ayan. Ayan. Yeah. So ready na 'yung ating mga napkins. So ang kagandang ang base po sa research is 'yung normal na nilalabas ng menstrual fluid. 'Yung normal na nilalabas na menstrual fluid sa ng mga kababaihan pag meron po silang mens is 30 ml po. Yeah. So kukuha lang po kayo ng takip ng ating acai berry kasi 30 ml po 'yan. Ayan, makikita niyo po. 30 ml po 'yan. Ayan. So lalagyan niyo lang po siya ng tubig. Gagawin niyo lang po. Lalagyan niyo lang po siya ng tubig, ayan. 30 ml po 'yan. And ang gagawin niyo lang is ilalagay niyo po sa ating brand X. Ayan. So ating leading brand. Ayan. So iubos natin yung 30 ml. Ayan. So susunod naman po na lalagyan natin is yung ating ating Ayon napkins. Ito po yung napkin ng company natin. Tumulo. Ay, saklit. Oops. Lalagyan po natin siya dyan. Ayan. So, ang gagawin na lang po natin ngayon para matest nyo po yung absorbency ng ating Ayon napkins. Ayan. Pagiging absorbent po ng ating Ayon napkins, meron po tayong dalawang tissue dito na yan, nililipad pa kasi ito yung tuyo. So ang gagawin lang po natin dito, lalagay lang po natin dito sa isa, ang isa sa ating brand X, at ang isa naman po sa ating Ayon napkins. Yan. So ang gagawin lang po, ipipress nyo lang po yan ng ganyan. Malakas na malakas. Ipipress natin. Ayan. Yan. So makikita nyo po, yung ating Ayon napkin is, hindi po siya nagbasa. Ayan. Hindi po siya nagbasa. Yung sa Ayon napkins po natin. Kaya nag-absorb po agad yung tubig or yung liquid po na nilalabas ng ating kababaihan. So sa atin naman pong brand X, kung makikita nyo, dumikit po siya kasi nagbasa po yung napkin natin or yung tissue po na ginamit natin or nilagay natin sa napkins. Yan. Kung makikita nyo po, dumikit siya. So, basang-basa po siya. Yan. So hindi po masyadong nag-absorb or kahit po 30 ml lang yung nilagay natin, hindi po masyadong nag-absorb yung ating brand X. So, mas malakas mag-absorb yung ating Ayon napkins. So, ang susunod naman po is yung bubuksan natin kung bakit nga ba siya ganun lang kalakas, kung bakit ganun lang kalakas yung kanyang absorbent o yung pagiging absorbent niya. Yan. So, bubuksan po natin yung ating brand X o yung ating leading brand na napkin. Sabi ko na nga ba eh, mahirap to eh.
No, tinuturuan po nila ako bibig daw pang bukas. Na tama po ba 'yon? So biro lang. So pagbukas po natin. Ayan. So ito po yung first layer ng ating leading brand. Yan, sumasama yung ano. So ito po yung first layer ng ating leading brand. Kung makikita nyo po, meron po siyang mga fiber-fiber. Kaya medyo makati po ito pa sa ating, para sa ating mga feminine areas, para sa feminine areas po ng kababaihan natin. So ilalagay po natin siya dito sa natira pong tubig kasi sobra po sa 30 ml yung nilagay ko po kanina. Yan. So makikita nyo po, meron po siyang tubig content. So second layer nyo naman po is ito. So yung second layer niya naman po, kung makikita nyo, cotton. Ayan. Pero, mamasama sana po siya. Tumutulo. Ayan. So, ilalagay nyo rin po sila sa ating tubig na sumobra. Ang ano lang po is, tatlong layer lang pala. So, first layer, second layer, and third layer, tapos na yung ating leading brand. Ayan. So, yung leading brand natin, tatlong layer lang siya. And ang nakaano po nito is, kung makikita nyo, makikita nyo po, plastic po siya. So, ayaw nyo po ba ng plastic? Yeah. Mas ayaw natin yung plastic, di ba? Gusto natin yung mga true. Tama? Yeah. So, ito po yung ating leading brand. Yan, kung makikita nyo po, medyo matubig pa po siya. So, susunod naman po natin bubuksan is yung ating iron napkins. Yan. Wow. Diba? Ayaw niya magbukas. Grabe yung sealed ng ating iron napkins. Kaya hindi po siya nadudurog agad. So, yan na. Napunit na. So, sensya na. Kasi ito pa po talaga yung first, yung second time ko na magbukas ng napkin. Yan. Ayan. Masama. Ayan. So ito po yung first layer ng ating iron napkin. Ayan, kung makikita nyo po, ito po yung double absorbency na cotton. Ayan, so ito po yung double absorbency na cotton. Ayan, so meron po natira ulit kanina. Ayan, so dito ko po ilalagay sa tubig yung ating first layer ng ating iron napkins. Lagay natin dyan. So, second layer naman po, kung makikita nyo, ayan, nadikit pa, yung ating ion chip. Negative ion chip. Yan po yung nagpapayunik sa ating, okay, may makita, ayan. Yan po yung nagpapayunik sa ating ion napkins. Yan, so, lalagay ko lang po siya sa tabi muna kasi ipapakita ko po mamaya or malalaman nyo po mamaya kung bakit ko siya na sabing unique. So yung third layer niya naman po, ito naman yung third layer niya, yung ating sterilized and dirt-free na paper. Yan. So natanggalin ko lang siya para makita ninyo. Sterilized. Yan, dahan-dahan. Dahan-dahan talaga pag-ahawak ng napkin. Yun yung turo sa akin. Yan. So ito naman po yung sterilized dirt-free na paper po sa third layer po ng napkin natin. Yan. So, napaka-absorbent pa rin po niya kasi lalagay po natin siya sa tubig na natira. Yan. Lalagay po natin siya dito. Mahug ka dyan. So, yung fourth layer naman po natin is yung tinatawag natin na gel. Diba? So, yung gel po natin dito. Ayan. Yung gel natin dito. Ayan. So, ito po yung gel or yung plant gels po na nag-a-absorb ng tubig. Ito po yung merong strong na liquid retainant. Ayan. So ito po yung ayan. Kung makikita nyo. Ay, makikita. Ayan. So ayan.
So ito po yung nagre-retain po ng tubig sa ating napkins or ng liquid para hindi po siya mag-leak. And so sumama na po yung fifth layer natin. Nandiyan na siya sa tubig. Ayan. So makikita nyo, tatlong, hindi pa po ako tapos pero ubos na yung tubig. Alakas po mag-absorb ng ating ion napkins. Ayan. So ang sixth layer niya naman po. Ayan. So at ito po yung... Ayan. So ito naman po yung ating sixth layer, which is yung ano, yung ating sterilized na paper. Ayan. So ito naman po yung last. Ito yung seventh layer po ng ating ion napkin. Breathable po siya. Kung gusto niyo pong matest yung pagiging breathable niya, pwede po kayong kumuha ngayon ng medyo mainit na tubig, 'di ba? Kumukulo-kulo po 'yon. And ilagay niyo po yung ion napkins niyo. Yung hindi pa po gamit ha. Ilagay niyo po yung ion napkins niyo sa ibabaw ng tasa na 'yon. And makikita niyo, yung usok is lumalabas pa rin po siya ng ion napkin. So tumatagos po yung usok. So tumatagos po yung hangin. Pero yung tubig is nagre-retain po siya sa loob ng ng last layer po ng ion napkins natin. So kung makikita niyo po, ito po yung leading yung brand X po natin and dito naman po yung ating ion napkins. Ayun. Kung makikita niyo po, pag binaliktad po natin yung ating brand X. Ayun. Ayun pa sumama. Ayun. So namamasa na po siya. Ayun. Ayun, makikita niyo kamay ko basa na. Ayun. So hindi po masyadong nag-absorb yung ating brand X. Sa atin naman pong ion napkins, ayan, kung makikita nyo. So medyo tuyo pa siya kasi nahuhulog siya agad. Diba? Kung makikita nyo po. Ayan, sumama ka na please. Ayan. Ayun. Durog. Ang tawa yung kayo. Natawa natin yung kayo. Huwag ka pong dumama siya. Ayan. So... Ayan. So ito po yung ating ion napkins po natin. Ito po yung ganito po kalakas yung pagiging absorbent po ng ating ion napkins. Pabalik natin yung ating gel dyan. So konting advertise lang po ulit. Ayan. So I'm back. Ayan. So tapos na po yung ating demonstration sa ion napkins natin pero hindi pa po dyan nagtatapos yung demonstration ko kasi meron pa po akong free installation. De joke lang. So ang i-discuss ko po sunod is yung ating kumikita pagbukas niyo po ng ating isang pack po ng ating ion napkins. Kung makikita niyo meron po siyang kasamang ganito. So ito po is inflammation self tester paper. So kung paano po siya gamitin? Discuss ko sa inyo yun. Ayan. So, bubuksan nyo lang po siya. So, ito po, ang purpose po nito para malaman natin if meron po kayong infection sa inyong feminine area. So, ang gagawin nyo lang po, i-make sure nyo lang kung bago nyo po siya gamitin. So, meron po siyang tatlong laman. Yung ating swab, yung ating stick and yung ating tester card. Yan, yung self-test card natin. Yung makikita nyo. Yan. So meron po siyang limang mukha. Nakangiti, masyado at nakamalungkot. Yan. So pag magagamit po kayo ng sa ating self-tester, siguraduhin nyo lang po na meron kayong, meron pong 24 hours, hindi po before, o pwede rin before, 24 hours after nyo po, meron pong 24 hours, siguraduhin nyo lang po na wala pong, as a 24 hours, wala po kayong contact ng partners po ninyo. Hindi po yung telco na contact ha. Yung telco po na, alam nyo na yun. Yan. So hindi ko na po babanggitin. Yan. So yung gagawin nyo lang po is, gagamitin nyo lang po ito sa umaga. So sa umaga nyo po ito po gagamitin pagkagising po ninyo, bago po kayo umihi, bago kayo maligo. Basta sa umaga po. Yan. So ang gagawin nyo lang po dito, ito po yung swab natin. Ayan, so imagine niyo na lang. Ayan, so hindi ako pwede mag... Ayan, so imagine niyo na lang. Ayan, so ang gagawin niyo lang po, gagawin niyo... 1, 2. Ayan, so white kayo nangangiti. Ayan. So pag na...
So pag sa pag swap po natin ayan 1 2 tapos ilalagay po natin yung pag nakuha na po kayo ng nakuha na po kayo ng ito ng sample ng liquid po sa ating feminine area, ilalagay niyo lang po yun sa ito sa yellow side po ng ating tester stick. So pag ilalagay niyo lang po yan diyan sa yellow side po niya. Ayan. So ang gagawin niyo lang po mag-aantay po kayo ng 20 minutes, ng 20 seconds. Ayan. So ang gagawin niyo lang po pag umabot na po yung 20 seconds, magche-change na po yung color niya. And hahanapin niyo na lang po kung saan dito sa mga kulay na to yung kanyang mga kapares. Ayan. So pag napili niya po ito na kapares niya po itong kulay na to, itong nasa pinakauna. Ayan. Alam niyo naman po yung ibig sabihin ng nakangiti, di ba? So wala po. So good po yung inyong feminine area. Wala po siyang infection. And pag dumating naman po siya dito sa pangalawa, ang pangatlo, yan. So meron po siyang konting infection and suggested ko po ito na gamitin niyo yung ating ituloy niyo po yung paggamit ng ating mga iron napkins. So pag umabot naman po dito sa itong last 3 na to na kulay, itong medyo green. Ito hangga't umabot sa napaka-green na dark green na siya. Yan. So ang suggest ko po diyan is pumunta na po kayo as soon as possible sa inyong mga doktor or sa inyong mga ubigayni. Yan. So imi-meet niyo na po, magpapakonsulta na po agad kayo sa inyong mga ubigayni. Yan. So diyan na po nagtatapos yung demonstration ko and ibabalik ko na po yung salamat po sa pakikinig and ibabalik ko na po yung inyong attention sa ating host na si Ma'am Angela Agapito. Ma'am Angela? Ayan, ang galing-galing naman ni Sir John Robert Rica Blanca, di ba? Poging-pogi na, ang galing pang magturo, di ba? So, andyan pa ba ang ating mga na nakikinig, di ba? Kanina tinitignan ko ang mga pictures nila. 'Di ba? Talaga nga yung iba mga nakaganoon, talaga yung iba nakanganga pa kay Sir Robert. So, yung iba ba diyan? So type dimples nga diyan sa mga nagwagwapuhan kay Sir John. Ayan, dimples sa mga pogi nagagapuhan. Ayan. So type galing naman sa maraming natutunan kay Sir John. Type dimples galing pag nanagwapuhan na nagalingan pa, di ba? So ayan, ang galing-galing talaga. So ayan po ang sikreto ng grupo ng Conquerors, di ba? So pogi na magaling pa, di ba? So ayan po. So pero hindi po nagtatapos diyan dahil meron pang susunod dahil ayan, ang susunod po, most awaited din. Ayan, so, ayan, tuloy-tuloy po. Dimples na magaling pa. Ayan. So, ang susunod po nating speaker ngayon, ayan, so, dito po sa